Hi! Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Tito Manny. Ngayon po gusto ko lang mag-comment dito sa post ni Arnold Clavio tungkol dun sa pelikula ni Daryl Yap na Made in Malacanang. Ang sabi po niya dito, walang puwersa na maaaring magpabago sa kasaysayan, lalo na't may mga buhay na tao at maging mga larawan at video na magpapatotoo sa nangyari. Maliwanag na hindi ito chismis. Hindi magtatagumpay si Pangulong Marcos na pagkaisahin ang mamamayang Pilipino kung may ilan sa kanyang paligid ang ipipilit na baguhin ang kasaysayan. Lalo lamang itong magdudulot ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Ito po kasing comment ni Arnold Clavio ay nag-ugat doon sa picture na ipinost ni Direk Daryl Yap ng Made in Malacanang kung saan makikita na nung sinusugod ng mga taong bayan ang gate ng Malacanang na may mga dalang sulo dahil kanya pong sinasabi na nung time na yon ay wala namang daladalang sulo ang mga tao. Ang sabi pa niya, maliwanag na di niya personal na ito ay nasaksihan. At ang version niya ng pag-atake ng mga tao sa Malacanang ay depende sa kung sino ang nakausap niya o nagbigay sa kanya ng impormasyon. Babasagin ko lang po ang trip ni Arnold Clavio dahil obviously naman po si Arnold Clavio ay isang certified na dilawan dahil sinasabi niya na andun daw siya mismo nung time na sinalakay ng mga taong bayan ang Malacanang. So, ibig sabihin, isa siya sa mga sumalakay doon sa Malacanang. Meron po kasi tayong tinatawag na cinematic license or artistic license. Ano po ba yung artistic license na yon? Sinasabi po kasi dito na ang artistic license is the way in which stylized images of an object, like for instance, in a painting or in a movie, are different from their real-life counterparts, but are still intended to be interpreted by the viewer as representing the same thing. Ibig sabihin nun, meron lisensya itong mga artist na to na medyo baguhin ng konti o i-alter ng konti yung kanilang gustong ipahayag para mas lalo nilang ma-convey or maipahatid sa mga manonood yung damdamin or emosyon nung eksena, in this case, nung mga tao, nung time na yon. Ipaghambing po natin itong dalawang larawan na to na ipinakita ni Arnold Clavio. Yung pong isang larawan, yung pong actual na nangyaring pagsugod ng mga tao or nung sila ay nasa gate pa lang ng Malacanang bago po sila nakapasok. Obviously po, wala po talagang sulo tayong makikita. Whereas dito po sa picture ni Daryl Yap, makikita natin na may mga sulo na hawak-hawak yung iilang tao dyan sa larawan na yan. Ito po yung example ng cinematic or artistic license na yon. Gustong ipahayag ni Daryl Yap, wait, para po sa akin ha, gusto niyang ipahayag ang damdamin ng taong bayan. Tingnan po natin yung first picture. Wala pong sulo. Alam natin na galit ang mga tao na gustong pumasok sa Malacanang. Ito pong pangalawang larawan, may dala silang sulo. Meron pong apoy yung mga sulo. Kung ako ang viewer, mas mararamdaman ko yung alab ng galit ng tao dahil doon sa sulo. Dahil doon sa apoy na dala-dala nila doon sa sulo. Ito po ay isa pang tinatawag na symbolism. Yung pong apoy ang nagsisimbolize nung hatred, yung galit, yung apoy na nasa dibdib ng mga taong bayan during that time. So kung ako ang manonood at iintindihin ko yung eksena, ang mas mararamdaman ko ay yung galit ng taong bayan dahil doon sa sulo, dahil doon sa apoy. So para sa akin, gusto lang ipahayag sa atin
kung gaano ang galit ng tao during that time. Abay, dapat nga magpasalamat tong si Arnold Clavio dahil mas lalong na-enhance ni Direk Daryl Yap yung nararamdaman ng tao. Yung gusto niyang ipahayag, yung galit ng tao ay mas lalo nating as a viewer mararamdaman dahil dun sa apoy ng sulo. Yan po ang example ng isang cinematic license. Meron man pong inalter si Direk Daryl Yap, nilagyan niya ng sulo yung eksena to convey to us para mas ma-enhance at mas maramdaman natin yung emosyon ng taong bayan. Well, sa akin pong mga viewers, correct me if I'm wrong, pero para sa akin as the viewer, mas mararamdaman ko yung emosyon ng tao through the picture na may sulo kaysa dun sa wala. Ituloy ko lang yung sinabi niya. Kung sino man ang nagkwento nito kay Yap ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Wala ni isa man sa lumusob sa palasyo noong gabing yon ang may dalang sulo. Fake news, maliwanag pa sa bolang kristal. Hindi ito isang makatotohanan na istorya. At kung ipipilit itong isama sa pelikula ni Yap, mawawalan ng saysay ang nais nilang iparating sa publiko, ang bersyon sa panig ng pamilya Marcos. Napaka-petty naman ito, Arnold Clavio. Para ka namang wala sa industriya. Kahit papano naman, kayong mga mamamahayag eh, familiar kayo sa mga cinematic o artistic license na yan. Isang maliit na eksena, mababago na yung kasaysayan. Napaghahalata ka namang dilawan, Arnold Clavio. Well, ano pa bang i-expect natin sa'yo? Ikaw ay miyembro ng Bias Media Army, di ba? At kung andoon ka, natural dilawan ka. Hindi isang eksena lamang ang magpapabago ng kasaysayan, Arnold. Gusto mo lang hanapan ng negative itong pelikula. Gusto mong i-associate yung eksenang yon sa buong istorya ng Made in Malacanang na kung yun palang eksenang yon ay hindi na makatotohanan, ano pa kaya yung buong istorya? Hindi naman kami bobo, Arnold. Yun ang gusto mong ipahayag sa amin. Na kung yung isang maliit na eksena ay hindi na makatotohanan, malamang yung buong istorya hindi na makatotohanan. Hindi kami ganun kabobo. Hindi porke andun ka nung gabing nilusob ng taong bayan ang Malacanang, hindi ibig sabihin na 100% na alam mo na ang totoong kasaysayan. So alam mo rin na yung buong senaryo na yon hanggang sa umabot sa EDSA Revolution na yan, hanggang dyan sa pag-alis ng mga Marcos sa Malacanang, e galawan ng kutsabahan ng Amerika at ng mga gustong magpatalsik kay President Marcos. Dahil sabi mo dito, bakit ko alam at handang panindigan, ako mismo ay nandoon ng gabing yon. Isa ako sa maraming nakapasok sa palasyo. Isa ako sa libo-libong naging bahagi ng kasaysayan. Kasaysayan na mga dilawan lamang ang nagsulat. Halatang gusto mo lang kagad i-discredit itong pelikulang to at yung istorya ng mga Marcos. Kasi dyan sa sinabi mong yan, Arnold Clavio, eh hindi lang naman si Daryl Yap ang nagsasabi ng tungkol sa kasaysayan ng mga Marcos. Marami kami at karamihan sa amin ay hindi binabago ang kasaysayan. Ito po ay itinatama namin. Kaya itong banat mo na walang puwersa na maaaring magpabago sa kasaysayan. Tingnan natin, Arnold Clavio. Tingnan natin yung sinasabi mong puwersa. Nandito kami at marami kami, malakas ang aming puwersa para ilabas ang katotohanan tungkol sa kasaysayan na pilit ninyong binabaluktot na for more than 3 decades ay isinaksak nyo sa isipan ng taong bayan. Ito ang panahon ng katotohanan. Kung totoo yan sinasabi mo, wala kang dapat ikatakot. Pabayaan mong lumabas ang side ng mga Marcoses. Pabayaan mong ilabas namin ang mga side ng mga Marcoses. Sasabihin mo na may mga buhay na tao pa na magpapatunay doon sa kasaysayan na sinasabi mo. Eh kami rin na mga buhay pa ang magpapatunay naman sa kabilang side ng istorya. At gusto namin itong ipahayag at gusto namin ipaalam sa taong bayan. Ako for one, hindi ko ipipilit sa taong bayan kung ano ang alam ko. Yung akin ay para ipahayag
kung ano naman ang alam ko. Dahil kung sinasabi mong buhay ka nung time na yon, buhay din ako. At marami din kaming buhay nung time na yon. Para din ipakita at magpatotoo kung ano rin ang nangyari. So, ipagtabi natin yung dalawang kasaysayan. Yung kasaysayan na alam mo or ng alam nyong mga dilawan at yung kasaysayan na alam namin tungkol sa mga Marcoses. Pagtatabihin po natin yung dalawang kasaysayan. Ipagdudugtong po natin. Wala po tayong babaguhin sa kasaysayan kung yun ang gusto mo, kung yun ang gusto mong ipilit. That is written in the books. Pero wala naman nagsasabi na hindi pwedeng dugtungan yung kasaysayan na yun. Walang nagbabawal na dagdagan ang istorya or itama ang kasaysayan. Wala, Arnold. Hindi nyo monopoly ang kasaysayan. This is the right time para lumabas yung other side of history. Let the people know and then let them decide. Huwag kayong matakot. Kami nga, hindi natatakot eh. Nanahimik lang kami for over 3 decades waiting for this time para maipahayag din namin ang side ng aming istorya na alam namin tungkol sa pamilyang Marcos and kung ano talaga what transpired during the Marcos presidency. Nailabas nyo na yung side nyo, ilalabas namin yung side namin, and then let the truth prevail. Kung alin talaga ang katotohanan, yun po ang mananaig. Pabayaan natin ang taong bayan. Dahil for the last 3 decades, ipinilit ninyo ang inyong side or ang inyong version ng kasaysayan sa taong bayan. Kami, hindi namin ipipilit, ipapahayag namin, and we will let the people decide for themselves kung alin kasaysayan ang katotohanan. Sabi mo pa, hindi magtatagumpay si Pangulong Marcos na pagkaisahin ang mamamayang Pilipino kung may ilan sa kanyang paligid ang ipipilit na baguhin ang kasaysayan. Lalo lamang itong magdudulot ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino hanggat hindi nalalaman ng taong bayan ang katotohanan, Arnold. Talagang hindi magkakaroon ng pagkakaisa. Dahil ang gusto nyo lang ipilit ay yung side ninyo. And that is unfair. Kung matalino kayo, lalo na kayong andyan sa bias media na yan, alam ko na matatalino kayo eh. Kaya sa sobrang talino nyo, sarado na ang mga isip ninyo. Ayaw nyong buksan. Ayaw nyong pasukan ng bagong impormasyon. Ito yung bagong impormasyon. Ipasok nyo rin sa kokote nyo. I-process ninyo at baka meron kayong matutunang bago. Dahil karamihan sa mga taong mulat na ngayon, nasa kokote nila yung version nyo ng kasaysayan. Ngayon, nalalaman nila yung kabilang side ng istorya at ito ang panahon na they are processing yung parehong side. Hintayin natin magdesisyon ang taong bayan. Mali ang sinabi mo na hanggat may ilan mga taong tulad ni Daryl Yap, hindi lang ilan yan. Isama mo na kaming lahat, Arnold Clavio. At tulad ng sinabi ko, hindi namin ipinipilit baguhin ang kasaysayan bagkus itinatama namin. At ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay hindi matatapos hanggat may mga tulad nyo na sarado ang mga isipan. Mga media pa naman kayo. Ini-expect namin na kayong mga media ay bukas ang kaisipan. Eh, taliwas naman pala. Kaya dun sa mga nagsasabi, bakit kami ba hindi bias? Ako for one, at alam ko katulad ng iba, ipinapaliwanag namin dahil ang dami yung mga bias dyan eh. Sino magtatanggol sa kabilang side? Eh di syempre kami. At tulad na sinasabi ko, hindi namin ipipilit sa taong bayan. Ipapaalam namin sa kanila at bayaan namin sila ang humusga para sa sarili nila. Sila ang magdesisyon kung sino ba ang tama. So ito, Arnold Clavio, halatang galawang dilawan yan. Kayo po, anong masasabi niyo po dito sa topic natin for today? Again, salamat po sa pagbisita sa aking munting channel. Until next time, peace.